Magandang balita naman po mga kapuso. Nagsara sa mahigit 7,000 points ang Philippine Stock Exchange Index ngayong araw na ito. Pinakamataas yan sa kasaysayan ng Pilipinas. Ayon sa mga eksperto, mararamdaman naman daw ng mga ordinaryong Pilipino ang epekto o pangganda ng ekonomiya. Hindi lang nga agad-agad. Nakatutok si Bernadette Reyes. Ang karaniwang seryoso mga mukha at tahimik na paligid sa trading floor sa Philippine stock market. Napalitan ng hiyawan at mga ngiti matapos sumampa sa 7,000 level ang Philippine Stock Exchange Index ngayong araw. Nagsara ang PSEI sa 7,120.48 points, mas mataas ng 163.38 points kumpara noong Biyernes. Resulta raw ito ng patuloy na pagbuti ng ekonomiya ng Pilipinas. Maging ang Malacanang, hindi inakalang maaabot ito ng Pilipinas ng ganito kabilis. Certainly, this is a big leap from the previous past na remember when we came in, ilan ba? Ang hiningi lang natin, 5,000, tumalon ng 6,000, ngayon po nakalampas ng 7,000. Certainly, this is something which augurs well to our stock exchange and to our economy. Marami po tayong perang pumapasok dito. Nakikita po nila ang the strength of our economy, the confidence also of the business sector. Noong 2012 halimbawa, nalagpasan ng Pilipinas ang target ng gross domestic product o kabuuang bilang ng produkto at serbisyo na nagawa sa loob ng bansa. Mabagal din ang pag-akyat ang presyo ng mga bilihin sa bansa. Kamakailan din, binigyan ng International Ratings Agency na Fitch Ratings ang Pilipinas ng investment grade status. Ibig sabihin, mas may kakayanan ng bansa na magbayad ng utang. Kaya makakautang na ang Pilipinas sa ibang bansa kapalit ng mas mababang interes. Kumbaga, kung bibigyan nyo ng report card ang Philippine economy, we are getting very high grades. That's why finally we got investment grade. And the stock market now is reflecting this. So money is flowing into the country, into the stock market and other investments. Ngayong mababang interes sa banko, magandang panahon daw ito para mamuhunan sa stock market. Nasa SDA pera niya, dati kumikita siya 2.5%, 3%. Ngayon, below 2% nakikitain ng pera niya. So syempre, kung ikaw yung taong yun, maghahanap ka ng ibang mapaglalagyan ng pera mo. So naririnig mo, stock market maganda, mag-iisip ka ngayon pumasok dyan. Kasabay ng pag-akyat ang Philippine stock market, kumikita ang mga namumuhunan dito. Pero ayon sa Philippine Stock Exchange, meron rin daw pakinabang rito ang mga ordinaryong Pilipino. Will it benefit the poor? Yes, eventually. Because when investments come in, more factories will be put up, more jobs will be created, and so on. It's not going to happen overnight. Give it time. But now, we are receiving these investments. Sa kabila ng tila bumubuti ang ekonomiya ng bansa, marami pa raw dapat gawin ng pamahalaan para maabot ang sinasabing inclusive growth, kung saan mayaman man o mahirap na Pinoy, sabay na umaasenso ang pamumuhay. Concern naman ng mga investor palagi sa Pilipinas, usual corruption, red tape, traffic, ownership rules. Unang-una, election muna tayo. Kung maganda election natin, it's credible, then I think that will also go a long way in allowing this run to continue. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Horas.